Ito ay ang istorya ng karumaldumal na sinapit ni Elsa Castillo. Si Elsa ay mabait at masunuring anak ayon sa mga magulang at kapatid nito. Ayon pa sa kanila, kilalang masiyahin at pablabiro ang kanilang anak. Noong 1993 sa edad na 35 years old, si Elsa ay nagsimulang magtrabaho sa Apex Motor Corporation. Ng mga panahong iyon sa kanyang edad ay wala pa din silang anak na kanyang asawa na si Fred Castillo kahit na 4 na taon na silang kasal. Ayon sa mga kapatid nito ay hindi naging maganda ang pagsasama ng mag-asawa. Ayon kay Elsa, si Fred ay madalas na sumama sa kanyang mga kaibigan at imbis na ayusin nito ang pagsasama nilang mag-asawa ay mas pinipili pa nitong makasama ang mga kaibigan ng lubos na ikinalungkot ni Elsa. Kaya mas pinili niya na ding ituon ang kanyang oras at atensyon sa kanyang trabaho, na noon ay napansin ng kanyang boss na si Stephen Mark Wisenhunt, isang 42 years old na Amerikano. Si Stephen ay anak na may-ari ng Apex Motor Corporation. Ito ay mayroon na ding asawa, ngunit nasa US pa din ito nakatira. Si Elsa naman noon ay hiwalay sa kanyang asawa dahil na din sa madalas nilang pag-aaway. Nang tumagal ay palihim na niligawan ni Stephen si Elsa kahit na may asawa pa ito. Na-promote si Elsa at dinoble ni Stephen ang sweldo nito. Kilala si Stephen na protective at seloso, kaya inutusan niya ang kanilang company driver na si Demetrio na ihatid palagi si Elsa pauwi sa bahay nito sa Santa Rosa mula sa Manila. Ayon pa kay Demetrio ay madalas din niyang ihatid si Elsa sa tinitira ni Stephen sa Green Hills. Nahulog ang loob ni Elsa sa kanyang boss kahit hindi pa sila legal na hiwalay ng kanyang asawang si Fred ay pumayag siyang makipagrelasyon dito. Dahil na din sa hindi matatagong closeness ni Elsa at Stephen sa opisina ay napansin ng kanilang mga kasamahan ang lihim na relasyon ng dalawa. Dahil na din sa malisyosong tingin at sa mga chismis na naririnig ni Elsa sa kanyang mga katrabaho ay nagpa siya si Elsa mag-resign sa trabaho. Ngunit kahit wala na ito sa kumpanya, ay nagpatuloy pa din ang relasyon nila ni Stephen. Noong September 23, 1993, ay inutusan ni Stephen si Demetrio na sunduin si Elsa sa kanilang bahay sa Santa Rosa, Laguna ng tanghali at ihatid sa bahay nito sa Green Hills. Ayon pa dito ay huwag nang umalis sa kanyang bahay dahil ihahatid niya mamayang gabi si Elsa pauwi sa Laguna. Ngunit malalim na ang gabi ay hindi pa din siya tinatawag nito, kaya nagpaalam na siya sa katulong ni Stephen na uuwi na sa kanilang bahay. Kinabukasan bandang tanghali ay hindi pa din siya nito inuutusan na ihatid si Elsa sa kanilang bahay sa Laguna. Lumipas pa ang isang araw ay nagtaka na si Demetrio dahil hindi naman tumitigil si Elsa sa bahay ng kanilang boss ng ganoong katagal at gusto na sana niyang kamustahin ito sa kanyang boss. Ngunit tinawag siya ni Stephen at kinausap ng masinsinan. Tinanong siya nito kung hanggang kailan niya balak magtrabaho para dito. Ang sagot naman niya ay hanggang kaya pa ng kanyang katawan ay maglilingkod siya dito. Nagulat si Demetrio nang biglang umiyak si Stephen at niyakap siya nito at sinabing patay na si Elsa. Ayon dito ay binangungot ito sa kanyang pagtulog at hindi na nagising. Ayon din dito ay chinap-chap niya ang katawan nito at nandoon sa loob ng CR ng kanyang kwarto at sinabing ipapakita niya ang putol-putol na katawan ni Elsa. Nagulat si Demetrio sa sinabi ng kanyang boss at hindi ito makapaniwala. Humingi ito ng tulong na i-dispose ang katawan ni Elsa. Dahil na din sa takot ay sumunod siya dito, umalis sila at nagpuntang mall, bumili ng malaking suitcase at garbage bag. Pagdating nila sa tinitirhan nito ay dumiretso sila sa kwarto at nilagay ang putol-putol na katawan. Nang kinuha ni Demetrio ang buhok ay na-identify niya na kay Elsa nga ang katawan ng kanilang sinisil sa plastic. Sobrang pagkakilabot at awa ang naramdaman niya ng mga panahong iyon. Ngunit sa takot na din sa kanyang boss ay napilitan siyang sumunod dito. Ngunit hindi niya alam ang dahilan kung bakit nagawang patayin ni Stephen si Elsa. Sinakay nila sa kotse ang maleta kung saan nakalagay ang putol-putol na katawan ni Elsa. Pinagkasya nila ito sa 3 garbage bag. Inutusan siya nito mag-drive patungo sa vacation house nito sa Bagak, Bataan. At doon sa parte ng Bataan ay tinapon nila ang 3 garbage bag sa magkakahiwalay na lugar. Nakarating sila sa vacation house nito ngunit hindi siya matulog. Natatakot siya na baka siya na ang isunod ng kanyang boss.
Kinaumagahan ay bumalik sila ng Manila. Inutusan siya ni Stephen na linisin ng kotse dahil baka may mga dugo pa ito. At sinabi nito sa kanya na huwag na munang pumasok at magbakasyon kasama ang pamilya nito. Nang makauwi sa kanilang bahay ay kinuwento niya sa kanyang asawa ang nangyari. Pinayuhan siya ng kanyang asawa na isumbong sa piskal ng kanilang bayan ang nangyari at nirekomenda nito na dumiretso sa NBI at isalaysay ang pangyayari. Nagtungo si Demetrios sa NBI upang i-report ang nangyari. Noong una ay hindi naniniwala ang mga ito sa kanya. Ngunit sinabi niya sa mga ito na ituturo niya ang kanilang dinaanan at kung saan nila tinapon ang mga putol-putol na katawan ni Elsa. Agad namang sumama ang mga ito sa kanya at kanilang nakita na may mga tao na sa lugar na nakakita ng mga garbage bag na laman ang putol-putol na katawan ni Elsa. Agad inaresto ng NBI si Stephen, ngunit tinanggi nito na may kinalaman siya sa pagpatay kay Elsa. Ayon pa dito ay wala siyang dahilan na patayin ito dahil mahal na mahal niya ito. Pinaliwanag din ito na noong September 23 ay masama ang kanyang pakiramdam at nasa loob lamang siya ng kanyang bahay. At makaraan ng ilang araw ay nagpahatid siya kay Demetrio sa Bataan para magbakasyon. At natamo niya ang ilang injuries dahil sa kanyang pagjajetski. Lumabas sa autopsy report na ang kinamatay ni Elsa ay multiple stab wounds o tinatad ng saksak sa buong katawan. At sa kaunang pinutol ang kanyang ulo at sinunod ang iba't ibang parte ng katawan nito. Ayon pa sa report ay may mga nawawalang parte ng buto sa katawan ni Elsa. Sa investigasyon ng mga pulis ay nakita nila na may dugo sa loob ng kotse kung saan nilagay ang maleta. At na din ang buhok ni Elsa sa CR ng kwarto ni Stephen ay nakita ng mga ito. Kahit gaano pa itanggi ni Stephen ang krimen ay malakas ang ebidensya na nagtuturong dito. At alam nitong maaari siyang makulong habang buhay. Sinubukang suhulan ni Stephen ang mga NBI agents ng tigi 1,000,000 piso at tigi-tigi isang bagong kotse. Ngunit tinanggihan nila ito at binunyag sa media ang ginawa nitong panunuhol. Makaraan ng isang taon at sa mismong birthday ni Elsa ay nahatulan si Stephen ng habang buhay na pagkakabilanggo o may katumbas na 20 years of imprisonment.